God. Ngayong araw na ito, I want to speak about you will be seated in the presence of the Lord. And ngayong araw na ito, I want to speak about paano na ang Pasko kung wala ka. We're going to read our text ngayon. At bago dan, babalik po ako para atin pong ibigay ang mensahe. Would you come and read Julian our text for today? Amen. At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for this census. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them. That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David, and you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger." Suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven and peace on earth to those whom God is pleased." When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about." They hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. May the Lord bless for the reading of the word. Will you pray with me? Father God, we thank you that your word is already anointed. They are life and spirit. Yes. Lord, as I'm going to speak your word today, give me honest conviction, clear speech so that I may preach your word with power and give glory to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ngayong araw na ito, ang pinag-uusapan po natin ay paano na ang Pasko kung wala ka? Paano na ang Pasko kung wala ka? Sasagutin po natin yung katanungan po ng marami. Sabi ng iba, wala namang Pasko, wala namang Christmas, hindi kailangan magdiwang. Bakit may mga Kristiyano na nagdiriwang? Mayroong mga nagsasabing Kristiyanong di nagdiriwang. Sasagutin po natin mga kapatid. Sabihin nyo nga po sa akin kahit isang talata na hindi dapat magdiwang ng Pasko at sasama ko sa inyo. Come on! If you greet someone happy birthday sa iyong kapatid, sa iyong nanay o sa iyong sarili, how much more sa nagbigay ng buhay sa atin, sa nagligtas sa atin, sa nagkatawang tao? Is it wrong to celebrate Christmas? Is there something wrong about Christmas? Sabi ng iba, wala namang Pasko eh. Saang talata sa buong Biblia na hindi dapat ipagdiwang? Bigyan nyo ko kahit isang talata. Sama ako sa inyo. Pero wala kayong maisasabi. So kung ayaw nyo magdiwang ng Pasko, huwag kayong magdiwang. Sa mga nagdiriwang ng Pasko, ipagdiwang natin ang Pasko ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita po ng Diyos. Kasi ang alam po natin mga kapatid, marami kasing mga misconception na ang Pasko ay December 25. Wala nga nakakaalam eh. Kung anong araw, anong buwan, pati nga ang taon eh, hindi nga natin alam eh, kung ano ba talaga ang eksaktong taon. Would you tell me kung ano pong taon? Pinag-uusapan lang natin yung buwan tsaka yung araw. Bakit yung taon din natin pag-uusapan? Ako, ipinanganak ako July 21, 1980. Mayroon akong birth certificate. Mayroon ba tayong mga
napulot o nakita ng mga kasulatan na naisulat noon ng mga manuscript? Wala naman. So bakit pinag-aawayan po ito? Pinagtatalunan ng marami. Pag-uusapan natin mga kapatid kung ano ba ang kahulugan ng Pasko, kung saan ba nagmula yan. Ang nakikita kasi nating Pasko mga kapatid ay kaya ang pinag-aaralan natin ngayon paano ang Pasko kung wala ka. Kaya nga maraming mga pinipili na lang na hindi magdiwang ng Pasko dahil wala ang kanilang mga mahal sa buhay. Wala ang mga Christmas tree, Christmas light, Christmas carol, mga Christmas party. So there's no Christmas, walang Pasko. It's not a Christmas. But before that, mga kapatid, gusto ko muna ng yung atin pong text kayo na pinag-aaralan, gusto ko muna ng bigyan ng unting background na hindi lamang tayo ang nagdaranas ng suliranin sa buhay. At alam niyo po mga kapatid, kahit po si Mary and Joseph ay hindi po nakaligtas, sila man din ay nagdanas din po ng mga suliranin. Pero before yan mga kapatid, tingnan nga natin mga kapatid. Mayroon po tayong tatlong puntos lang na pag-aaralan. Ngayon tingnan po natin. Yo, did you write about the yung unang slide natin? About Augustus Caesar. Yeah. Let me tell you a little bit about Caesar Augustus. His real name was Gaius Octavius. He was the adopted son of Julius Caesar. Marami po nakakilala po sa atin Julius Caesar, isa po sa naging powerful na emperor ng Roman Empire that time. His real name was Gaius Octavius. He was the adopted son of Julius Caesar. And so when Julius Caesar died, Octavius became emperor. And with it, the title of his position, Caesar. Or he should have been known as Octavius Caesar. However, Octavius had quite an ego. He was very proud and arrogant. He wanted to be greater than any other Caesar before him. And so with the approval of the Roman Senate, he dropped his name, Octavius, and added the title Augustus. Augustus means majesty. It's a name of divinity. It carries the idea of being of the gods. Caesar Augustus means Caesar God. Dito mga kapatid, makikita natin na si Caesar Augustus, isa po ito sa namumuno sa Roman Empire that time, na hindi po siya ito katulad ng isang hari lamang ng isa pong bansa o isang presidente lamang na inilagay ng tao na mayroon pong term nila ay mayroon pong hangganan. Yung kanya pong title, yung kanya pong pagiging hari ng panahon na yon, mga kapatid, ay wala pong limit hanggat siya'y nabubuhay. At ito pong si Augustus Caesar na ito ay inilagay niya ang kanya pong sariling isang parang isang Diyos. Sabagay, marami naman silang Diyos-Diyosan nung panahong iyon. At dito makikita po natin na siya ay gusto niya na yung mga tao ay makita siya na siya nga ay makapangyarihan. Actually, ang title pa nga niya ay tinatawag siyang Lord and Savior. Declared niya yun sa kanyang sarili. Pero mga kapatid, dito yung mga tao, wala pong magawa upang hindi sumunod sa kanya. It seems na napapalapit na po tayo ngayon sa sitwasyong ganyan. Dito makikita po natin mga kapatid. Una-una, gusto ko tingnan po natin yung verse 1 to 3. Pero bago yan, number 1 yung punto sa atin. Ang Pasko ay hindi depende sa kalagayan sa buhay. Ang Pasko ay hindi depende sa kalagayan sa buhay. Ano man ang kalagayan mo ngayon? Ikaw man ay nawalan ng trabaho, malayo ka man sa iyong mga mahal sa buhay, walang lechon de leche, walang fruit salad, walang exchange gift, walang lahat ng mga yan, hindi po nakadepende sa buhay ang Pasko. At hindi rin nakadepende doon sa December 25. Alam niyo mga kapatid, tingnan natin ha,
Sa Luke chapter 2 verse 1 to 3, babasahin ko lang muna before that. Sabi nito sa ganito ha, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasa sakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Sirenyo ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sarili-sariling bayan upang magpatala. Dito makikita natin mga kapatid na ang layunin niya ni Cesar Augustus ay bakit kailangan po silang magpatala, para alam po niya yung mga tao na makukuhanan niya ng buwis, na bubuwisan niya, yung mga taxes. Kasi para yung masupport yung kanyang pagiging yung luxurious life niya bilang isang emperor ng isang napakayamang bansa. Marami siyang nasasakupan on that time. At wala kang magawa na kundi sumunod dahil napaka-powerful po ang kanya pong army. Bukod po doon sa kanilang, sa economy siya po ang, sila po yung number one that time. At dito makikita natin mga kapatid na in the Bible says in verse 4, Joseph went from the town of Nazareth in Galilee, in the town of Bethlehem in Judea, the birthplace of King David. Joseph went there because he was a descendant of David. He went to register with Mary, who was promised in marriage to him. She was pregnant, and while they were in Bethlehem, the time came for her to have her baby. She gave birth to her first son, wrapped him in clothes, and laid him in a manger. There was a room for them to stay in it. Dito makikita natin mga kapatid, na even Joseph and Mary, na wala pong, hindi po sila excuse, hindi po sila exempted, na hindi pumunta doon kahit na ito po ay buntis. Ano? Lahat po doon ay sinasama, kahit na mga buntis, kahit na mga matatanda, wala siyang pakailam. Pumupunta po sila doon sa lugar na yon dahil kailangan po nila yon. Utos po yon. Isipin po natin yung hirap na lamang kaya ni Joseph at ni Mary na kailangan pumunta doon para magpatala. Ito po ay buntis nung panahon po yun, na hindi po katulad natin ngayon na mayroon pong mga jeep or may mga kotse, may mga sakyan para mabilis kang makapunta. Buntis ka. Would you imagine na ilang miles? Most probably ito ay araw ang kanila pong binahe. At dito makikita natin mga kapatid, in verse 7, the Bible says, she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in a snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them. Wala nang available. Why? Kasi lahat ng tao magpupuntahan doon. Yung business po niya bilang isang carpenter si Joseph, most probably sinarado niya. Kasi kailangan gawin. So yung hirap po noon, ano? Hindi po sila exempted, na bagamat sila po ay pinili po ng Diyos na pamagitan po ni Maria, ay doon po may panganganak ang Mesiya, ang promised Mesiya, the Son of God. Kasi hindi naman anak po ni Joseph yon. Nasampungan siya, sabihin po ng Biblia na siya po ay nagdadalang tao na siya ay nakatakda ng ikasal kay Joseph. At here, mga kapatid, ito po ay hindi po madali yung kanila pong dinanas. Kaya po mga kapatid, pinag-uusapan natin dito, hindi po nakadepende sa kalagayan po natin, sitwasyon natin sa buhay, kung bakit hindi na tayo magdiwang ng Pasko. Alam niyo kung bakit hindi tayo nagdidiwang ng Pasko? Hindi kasi natin naiintindihan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Amen? Now here, pangalawa, ang Pasko ay hindi December 25. Ang Pasko ay si Kristo. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Ngayon mismo mga kapatid, tingnan natin ha, pwedeng dumating ang December 25 na paulit-ulit sa'yo, pero hanggat walang Kristo sa puso mo, walang Pasko na dumating sa'yo. Kahit paulit-ulit na mayroong December 25 sa'yo, wala pa rin Pasko sa'yo kung wala sa puso mo si Kristo. Ilang Disyembre na ba ang dumating sa'yo? Ngayon, actually noong unang pagdiriwang ng Christmas o Pasko, January 6, hindi December 25. Do the research. Ang atin pong mga kaibigan ngayon, tapos sa mga Christian o Orthodox naman, Coptic January 7. May mga kaibigan po ngayon na babatiin mo sila ng Merry Christmas January 7.
This time, may mga kaibigan po tayo, mga Egyptian. January 7 ang kanilang Pasko. So, yung Pasko ay hindi yung pecha, mga kapatid. Doon kasi tayo nagkakamali eh. Ay, malapit na ang Pasko. Kaya nga, pinapangarap na lang natin eh. Sana araw-araw ay magiging Pasko lagi. Wala eh, pinapangarap mo na lang. Na araw-araw magiging Pasko na lang. Kasi doon ka lang masaya pag mayroong Christmas tree, mayroong exchange gift, mayroong sayawan, maraming mga ilaw sa labas. Doon ka lang masaya. Kaya ang sabi mo, sana araw-araw ay magiging Pasko lagi. Now, 1 Corinthians chapter 5 verse 7, basahin po natin. Alisin ninyo ang lumang pampalsa, ang kasalanan. Upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na, pakinggan nyo, ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Unang Korinto, chapter 5, verse 7. So, sino daw yung ating pong pampaskwa? Na walang iba kundi si Kristo. Yun, mga kapatid, ang Pasko, Paskwa, kapayapaan. Kaya kinakanta mo, Pasko na, sinta ko, hanap, hanap kita, panin, nagtatampo. Iniwan. Yun ang kinakanta mo pag Pasko. Kaya sabi niya, hindi. Kumusta ang Pasko niyan? Wala, wala namang Pasko rito. Hindi tulad sa Pilipinas. Come on. Let's renew our mind to the Word of God, mga kapatid. Ilang Disyembre na ba ang dumating sa atin? Ang tagal ng panahon, hindi pa natin nauunawaan hanggang ngayon kung anong Pasko. Ang Pasko, sabi ng Biblia, naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. So yung Pasko, hindi yung pecha, kundi yung isinilang. Hallelujah. Hindi yung araw ng kanyang pagkasilang. Amen. Luke chapter 2 verse 18, the Bible says, that night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Most probably, ito yung nalalapit ng Passover na kung saan yung mga sa temple, kaya po sila inaalagaan pong mabuti kasi yung kanila pong i-offer na sacrifice, yung atonement na tinatawag, ay kailangan po malinis, walang dungis, walang bahid na dungis kapag hindi tatanggapin ng pag-iexaminin ng priest nung panahon na yon. Kaya yung mga shepherd that time, binabantayan po nila. Gabi nga, binabantayan pa. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding the flocks of sheep. Suddenly, everybody say suddenly. Suddenly. Yeah, now, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified. Or, ano ba siya? They were afraid. They were terrified. So sa ating ngayon, pag nakita, wow, nakita kami ng angel. Really? They were terrified. Do you know why? Because angel, they are close to the presence of God. The Shekinah glory of the Lord, yung kaningningan ng the reason why ang angel, mga kapatid, doon sa yung dalawang cherubim in the Ark of the Covenant, they covered their wings, yung kanila pong mukha. Dahil po sa kabanalan po ng Panginoon. Remember, Moses requested to see the face of the Lord, and sabi ng Panginoon, sino ang makakita sa akin ay mamamatay. Think about that, mga kapatid. You cannot consume yung glory ng Panginoon. Kaya yung anghel pa lamang ito na nakikita po nila, mga kapatid, they were terrified. And sila po ay natakot. Kaya ang sabi nila, huwag kayong matakot. Kaya sinabihan sila na huwag po silang matakot. Tayo ngayon, hindi nakakita, gusto makakita ng angel. Ano ba yung angel na alam natin? Nag-create kasi tayo ng atin pong imaginary, sa atin pong isipan ng anghel. Kaya nga sabi po ng Biblia, be careful when you come to the house of the Lord. Amen. Do you know what is that?
Even yung salita pa lang ng Panginoon, yung moral law ng Ten Commandments, thou shall not take the name of the Lord in God in vain. Nakatulog ka lang ng kusara, Diyos ko naman, sabi mo. Do you know what, mga kapatid? If you study the scripture, kapag ka ang pangalan pa lamang ng Panginoon ay nakasulat po sa Biblia, yung name, the name, yung pangalan pa lamang ay banal na, humihinto po sila. Kaya nga po, puro mga consonant, wala pong vowel, yung salita pong Yahweh pa lamang. Hindi po nila alam kung paano po nila isulat kasi yung kabanalan pa lamang, they stop and worshiping the Lord. Humihinto po sila at nagpupuri sa Panginoon. Pero tayo ngayon, no. As long na ikaw ay naniniwala sa Diyos, nagdadasal ka, okay na yan. Kasi hindi naman ako pupunta sa church kasi ayaw ko naman ng, hindi naman ako hypocrite, sabi ng iba. Which scripture? Sabi ni Rami Zacharia, you have the right everything you want to believe. But not everything you believe is right. Amen. Which is scripture? There is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. Proverbs 16:20, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Alam niyo po mga kapatid, ang isang tao kapag hindi niya tinanggal minsan yung hangin sa ulo niya, alam niyo mangyayari? Baka yun ang magiging dahilan para hindi siya makapasok sa langit. Ayaw ng Panginoon ang mayabang. Yes. Amen. Don't think that you know everything in the scripture. Humble yourselves. Mamaya, hindi ka pa nga nagbabasa ng Biblia, kara mo palang alam mo na ang Biblia. Come on, humble yourself before the Lord, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, mas mabuti pa na magpakumbaba tayo sa Panginoon, tanggapin natin yung kanya pong salita. Madali bang tanggapin ang kanyang salita? Natural, hindi. Bakit? Ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan para po siyang tabak, mga kapatid, sabi ng Biblia. Hebrews chapter 4, verse 12. Nakaharap sa akin, nakaharap din po sa inyo para po siyang tabak, kaya para kanyang kinakausap. Magpuri ka sa Panginoon kapag ikaw ay nasasaktan ng salita ng Diyos. Magpasalamat ka. Bakit? Kasi binibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Kasi pagdating ng panahon, kahit gustuhin mo na magsisi lumapit sa Panginoon, baka yung panahon na yun hindi na darating. Kasi opportunity does not always come. Sometimes it knocks just once, and if you miss that opportunity, maybe it will not come. Amen. So better, do not harden your hearts. We do not give the Lord a hand clap of praise. Now here, mga kapatid, but the angel reassured them, don't be afraid. He said, I bring you what? Good news. You hear that good news? Why? I bring you good news. Alam niyo kung bakit good news? Kasi puro mga bad news eh. Correct? Gustong-gusto nating binabandayin yung bad news. Kaya nga pagka mayroong mga balitang mga bad news, updated tayo. Di ba? Pagdating natin sa trabaho pa lang, nabalitaan mo, ano yun? Hindi pa eh. Saan ba yung source natin, nating mga news natin? It's probably sa ating mga Facebook, or you cannot escape ngayon yung mga bad news ngayon. Diba sabi ka namin ng Biblia, mayroong tainga ang lupa. How much more ngayon? Everywhere yung social media po ay nagkalat na. Gustong-gusto natin. What about the good news? I bring you good news. Kaya nga po yun nakalala yung evangel, evangelist, evangelical, kasi yung galing po yan sa unang-una, yung hatid ng anghel, angel. Doon po nakuha yan. At ang sabi ng angel, reassure them, don't be afraid. Alam, you know why? Because they are aware. Remember Zachariah, ang tatay po ni John the Baptist? Nung nakita po niya ang anghel at siya po ay nagduda ng konti lang. Napipi siya, hindi po siya nakapagsalita. Remember sa Sodom and Gomorrah, mga kapatid? Ang asawa mismo ni Lot naging haligi ng asin, natupok po sila. Do you know why, mga kapatid? Anghel pa lamang yun. We're talking about the angel, mga kapatid. Now here the Bible says, reassure them, don't be afraid. He said, I bring you good news that will bring great joy to all people. You hear that? Great joy to all people. Good news. We do not appreciate good news as long na hindi natin naiintindihan ng bad news. Kaya bakit siya naging good news? The bad news is what? For all have sinned and fall short of the glory of God. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan.
At ang kamatayan na tinutukoy po ng Biblia ay yung pangalawang kamatayan sa apoy ng impyerno. If you do not believe that there is no hell, then go to the Discovery Magazine. Ano ba ang sabi ng Discovery Magazine? Ano daw ang mayroon sa ilalim ng lupa? And i-discover sa ilalim ng lupa ay mas mainit ng libu-libong beses kaysa init ng araw. Anong mayroon? Sinabi na po ng Biblia, mga kapatid. Apoy ng impyerno. Yes, I'm preaching hell. I'm preaching heaven. I'm preaching salvation. I'm preaching love. But I'm preaching also sin and repentance. Kompleto kasi ang salita ng Diyos. We don't do sugar coating here. Amen? Amen. Now here. Ano po yung great joy to all people? Ano po yung good news? The Bible says, the Savior, yes. The Messiah. Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng Jesus Christ? Jesus, hindi niya pangalan, hindi niya Christ apelyido. Christ means yung kanya pong title. Messiah. Christos sa Greek. Messiah sa Hebrews. Ang ibig sabihin nun, the anointed one, yung tagapagligtas. Bakit kailangan ng tagapagligtas? Kaya mo bang iligtas ang iyong sarili? Kaya mo bang iligtas ang kanilang sarili? Sa magitan ba ng kautusan, kaya nilang iligtas ang kanilang sarili? No. Kaya nga ang tao, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maabot ang Diyos. Amen? Pero sa Kristiyano, mga kapatid, kahit anong gawin po natin, ang Diyos po natin hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayang abutin kasi ang Diyos natin ay napakabanal. Kaya walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan. The Bible says, yung God incarnate in John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. At ang salita ay nakipamayan tayo. That is yung pinaka secret na sinasabi nito ni Paul, na nireveal po niya yung God incarnate. Because in the Old Testament, mga kapatid, it was not written there. It was prophet, it was spoken by the prophet. Yung darating po ng mga Messiah. Yung darating na Messiah. Kaya lang, yung mga panahon natin ngayon, maraming mga nagpapanggap ng mga Messiah. Maraming mga nagpapanggap na sila daw yung Kristo. Well, wala pong kaduda-duda yan na hanggang ngayon, marami po silang nadadaya. Pero kailangan po natin alamin ang aral po ng salita ng Diyos para yung pagdiwang po natin ng Pasko ay hindi katulad po ng pagdiriwang ng mundong ito na pandaraya. Nagsisimba pero may lasing, mayroon pang hangover. Kailangan mayroong pulutan, mayroong mga sayawan, mayroong mga kantahan. Ano bang kantahan yung Pasko? Magulo yung Pasko na ganoon. Ang Pasko, Paskwa, kapayapaan. Ang Pasko, ibig sabihin kapayapaan. Amen. 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 Kapayapaan, guys. Peace be with you. Kaya lang, hindi natin, kaya nga, good news yan eh. Now, and you will recognize him by the sign, you will find a baby wrapped snugged in strips of cloth lying in a manger. Think about lying in a manger, so sa isang sabsaman. Hindi po sinabi ng Biblia na wala po silang pera. They are willing to rent, pero pool, puno. Sino po yun? Yung Messiah. They don't have any idea kung sino po yung pinagdadalang tao ni Maria. Most probably, katok po sila ng katok. Maawa na po kayo, bundis na yung asawa ko. Pwede nyo ba akong patuloyin? Pasensya na kayo. Marami akong pamilya dito. Busy kami. Busy ang mga tao lahat. Kaya naghanap-hanap na lamang sila. Saan po sila nasumpungan po nila? Doon sa isang sabsaban, sabi po ng Biblia. Siguro yun yung unang-una mong baby. Si Mary, that time, most probably, wala pa siyang 18 years old. Probably 17 pababa. Unang-una po niya yun, pero gusto ko sanang makita. At nagreklamo si Jose at si Maria. Walang ganun. They're still grateful. Because they know all things work together for good. Here, strips of cloth lying in a manger, sa isang sabsaban. Sa isang sabsaban, nandun yung mga hayop. Mabango ba yun o ando? Hindi eh. Yung iba hindi, ayaw na magpasko. Wala namang, walang pera, wala namang trabaho, wala. Hindi na lang, huwag na lang. Ito yung mga tao ngayon. Kaya nga talo ng sinabi ko po kanina sa inyo, kahit ilang Disyembre ang dumating sa iyo, walang Pasko. Hanggat wala si Kristo sa iyong puso. Amen. Yan ang katotohanan, kapatid. Amen. Amen. Now,
Anong sagot nila? Glory to God in the highest, heaven and peace on earth to those with whom God is pleased. Iyon. Diba? Sabi sa Tagalog niya na na? Verse 14. Diba? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay payapaan sa mga taong kinalulugdayan. Yun, kinakanta na lang natin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Anong ibig pong sabihin po niyan? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Alam niyo kung sino pong unang pumanda niyan? Awit po ito ng mga anghel, mga kapatid. Sila po yung unang umawit niyan. Ang mga anghel. Bakit sila nag-aawit? Kasi ito yung kailangan po ng mundo. Yung tagapagligtas. Kaya sabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Bakit? Hinahanap tayo yung kapayapaan dito. Ano bang kapayapaan? Ang alam natin dito ang kapayapaan kasi hinahanap natin yung kapayapaan kung saan. Hindi mo matatagpuan yung peace sa mundong ito, mga kapatid. Hanggat nakatira ka rito sa mundong ito, laging magulo. We are living in this dark, evil world. Now, and even before. Kaya ang sabi ng Panginoon, fix your eyes unto Jesus. Fix your eyes in the heavenly things. Hindi ito ang tunay ninyong bayan. Amen? We are living in this world. But we should be transformed. We should not conform to the pattern of this world, but be transformed. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hinahanap nila yung kapayapaan, yung kaligayahan saan? Sa mga magugulong pamumuhay. Hindi kapayapaan yan, mga kapatid. Kapayapaan, papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tanong. Tanong mo na sarili mo. Kinalulugdan ba ng Diyos ngayon ang iyong buhay? If you examine yourself before the Lord, anong masusumpungan ng Panginoon ngayon? Masusumpungan ba ng Panginoon sa iyo ang kahinahunan? Masusumpungan ba sa iyo ng Panginoon ang kababaan ng loob o ang kayabangan? Masusumpungan ba sa iyo ng Panginoon ang pagmamalaki o ang pagpapakumbaba? Make your choice, mga kapatid. Mamili ka. We're given a choice between life and death. But I encourage you, mga kapatid, humble yourself before the Lord. Yes, amen. Ang Pasko, hatid ay kapayapaan. Suddenly the angel was joined by a vast host of others. Dumami na siya, and the armies of heaven, praising God and saying, glory to God in highest heaven and peace on earth, those with whom God is pleased. Biglang lumitaw. Now, next. So dito makikita natin yung isang anghel, ano? Bigla silang dumami. Nasaksihan po ito ng mga shepherd. That time, pag ikaw ay isang hindi ka ganong importante sa panahong iyon, kasi you're just sakang pastor, sakang ano lang, shepherd, hindi ka ganong pinapansin. You're not even... they will not even call you to testify in a court. You're not, ano kay, outcast ka. Hindi ka masyadong mahalaga para sa kanila. Hindi kaya ka nag-aalaga ng pastol? Kasi pagpasok mo sa temple, kailangan mo munang maging ano, maglinis ka munang mabuti, hindi ka papasukin. Think about that. Pero nung pinili po ng Panginoon, sila yung unang-unang naghatid ng balita, kung titingnan po natin. Yung unang-unang nasaksihan po nila ng kapanganakan ng Mesiya, sa Diyos po nagpakita. Kanino? Sa mga mabababang tao. Doon po siya nagpakita. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi ang gusto po ng Panginoon, kapatid, ay yung humble ka. Kahit hindi ka po pinapansin ng marami, praise God, mabuti na lang. At pinili po ng Diyos doon po sa mga mabababang tao at hindi po doon sa mga gobernador o sa mga hari o sa mga tao sa templo. Pinili po niya yung hindi po gaano pinapansin. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po nating isipin na hindi, hindi na ako kailangan magdiwang ng Pasko kasi ganito naman, hindi naman ako gaano, walang po apanisin. No. Ang Diyos, mga kapatid, napapansin ka ng Diyos. Hallelujah. Nagpuri sila, umawit sila, di ba? Yan ang ginawa nila eh.
Sa Pasko ng iba, dahil Disyembre, awitan din. Ano yung aliwitan nila? Ano ang inaawit nila? Inaawit nila, hindi naman papuri sa Panginoon eh. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Ano bang awit nila? Diba? Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin, ay tatanggapin ko. Kita mo daw yan? Mahirap daw gawin, tatanggapin niya. Isa daw yung babalikan niya, isa daw yung iiwanan niya. Sino yun? Diba? Yun yung kinakanta eh. Hindi naman papuri sa Panginoon eh. Diba? Nagpapatugtog ng, nagpapatugtog. Pero ano? Yung pinapatugtog natin. Nagpatugtog tayo ng papuri sa Diyos, mga kapatid. Amen? Para yung himig ng Pasko, madama mo yung himig ng Pasko. Hindi mo kasi madadama ang himig ng Pasko kung nakakita ka sa mga eksternal. Nagmumula ang Pasko dito sa puso, kapatid. Kahit mayroon ka lahat, mayroon kang trabaho, mayroong buko salad, may fruit salad, walang corona, wala ka pa rin Pasko. Wala. Panghuli mga kapatid, paano na ang Pasko kung wala ka? Paano na ang Pasko kung wala ka? Wala kang pera. Wala ka pa rin asawa hanggang ngayon. Amen. Wala ka pa rin boyfriend, wala ka pa rin girlfriend. Iniwan ka ng iyong asawa. Bakit? Maraming mga naghihiwalay hanggang ngayon. Napakaraming kadahilanan. May mga asawang lalaki, iniiwan lang yung kanilang asawang babae dahil mabunganga. Yung iba naman, infidelity. Walang ano, walang kapayapaan sa tahanan. Diba? Sabi nga ng iba, impyerno ng bahay ito pagka nag-aaway. Kaya pag dinanong yung anak, saan ka nakatira? Sa impyerno. Bakit? Kasi yun ang naririnig ng bata, sa isang tahanan eh. Yun ang naririnig. Paano na ang Pasko kung wala ka? Wala kang pera. Wala lahat. Diba? Wala kang trabaho. Wala pa rin wala kang asawa, nawalan ka ng mahal sa buhay. Malayo ang mga mahal mo sa buhay. Wala na rin bang Pasko? Pakinggan po ninyo mga kapatid. Kahit mayroon kang lahat nito, Christmas tree, Christmas light, Christmas carol, Christmas party, kung wala si Kristo, wala pa rin Pasko sa iyo. Ngunit kahit wala naman ang mga ito sa iyo, kung may Kristo ka sa puso mo, araw-araw ay Pasko. Amen! Palapakan natin. Ulitin nga mga kapatid, kahit wala pong Christmas tree, walang Christmas light, walang bagong sapatos, wala lahat yan. Ha? Kung mayroon ng Kristo sa puso mo, araw-araw Pasko. Lahat mayroon ka. Pero wala kang Pasko, pinapangarap mo na lang, sana araw-araw maging Pasko. Bakit? Kasi yung Pasko, kapatid, si Kristo. Amen? Now, sa ating conclusion, the Bible says, when the angel had returned to heaven, the shepherds said to each other, let's go. Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about. They hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. Notice the word, let's go. Excited sila, punta tayo. They're on the move. Sumunod po sila. Hindi po sila nangatwiran. Saka na lang, hindi tayo, ano, hindi tayo karapat-dapat dyan. Hindi mga kapatid, sumunod sila. Sa sinabi ng anghel sa kanila, natuwa nga sila mga kapatid, natagpuan nila si Kristo. Yung baby natagpuan nila, si Mary tsaka si Joseph natagpuan nila doon. Saan nila natagpuan? Hindi sa palasyo kapatid. Hindi sa malambot na kama. Hindi po. Sa sabsaban nga nila natagpuan eh. Tapos tayo na mayroon tayong kumot niya eh. Meron tayong unod, panay pa ang reklamo mo. Come on. Have a grateful heart. Minsan lang kasi ang problema lang, ano eh. Count your blessing, name them one by one. And it will surprise you kung paano ka pinagpapala ng Panginoon. Kaya hindi natin nakikita yung mga bagay na pagpapala na binigay ng Panginoon kasi tinitingnan natin yung wala tayo eh. Tinitingnan mo, wala kang asawa hanggang ngayon. Tinitingnan mo, lampas ka lang sa kalendaryo. Tinitingnan mo, nawalan ganito, walang ganito, pero hindi mo alam kung paano ka pinagpapala ng Panginoon.
Hindi mo binabayaran yung hininga mo, libre yan. Meron ngayon binabayaran sa ospital, yung oxygen nila. Di ba? Kaya dito natuwa po sila. After saying him, the shepherds told everyone, told kanino daw? Everyone, what had happened and what the angel had said to them about this child. And all who heard the shepherd's story were astonished. Pansinin po natin. Yung mga nakarinig po ng kanila pong kwente, bakit? Hindi po sila mapigilan. Natuwa po sila, sumunod po sila. Diba? But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. Diba? So humble. Mary and Joseph. Makikita po natin yung kanya pong example. Kaya pinili ng Panginoon talaga si Joseph na mapangasawa si Mary. Na mapangasawa niya si Mary si Joseph eh. Kasi mabuting tao din si Joseph eh. Suportado niya yung kanya pong asawa. The shepherds went back to their flocks glorifying. Pansin po ninyo, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel has told them. Glorifying and praising God. Ganun ba tayo mga kapatid? Or we just glorify God kung may mga blessing. Pero kung mayroon ng pagsubok, problema, wala na. Wala na tayo, uminto na tayo. Bakit? O baka naman hanggang ngayon, ang tagal-tagal na nating sinasabi nating Kristiyano, pusong mamon ka pa rin hanggang ngayon. Madali ka pa rin basagtan. You have to grow. Tignan nyo, nangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Kailangan po tayong lumago. Magpakurik po tayo. Kapag tayo po ay tinatamaan ng salita ng Diyos, humble ourselves. Amen? Amen. Amen. Paano na ang Pasko kung wala ka? Kung wala ka, Jesus. Paano na ang Pasko kung wala si Jesus sa'yo? Walang Pasko. Simple as that. Hindi, paano hindi? Naniniwala naman ako kay Jesus eh. Siya yung aking Lord and Savior. Really? Naniniwala ka? Alam niyo ba yung mga demonyo naniniwala din na mayroong isang Diyos nangangatal pa, nanginginig pa? What do you mean by naniniwala ka? Mga kapatid, ang naniniwala hindi nagtatapos doon. Kaya ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Do we really love Jesus? So sabi niya, keep my commandments. Kaya ang sabi niya, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. We follow Jesus. Kanino ba, sino bang pinapalo mo? Baka pinapalo mo hanggang ngayon, friend. Meron tayong party, meron tayong ano ngayon, cocktail party. Baka hanggang ngayon, ganun pa rin. Pag dumating ang judgment day, mga kapatid, baka you can celebrate ang mga Christmas taon-taon, lagi ka nagbibigay ng regalo. Pero pagdating ng judgment day, kung hindi ka nasumpungan ng Panginoon, na sumusunod sa kanyang kalooban, hindi nasumpungan si Kristo sa iyong puso, itatapon ka doon sa dagat-dagatang apoy. Ayaw ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon makasama kanya sa kaharian. Pero kailangan tayong magsisi ng totoo. Ipagdiwang natin ang Pasko ayon sa kalooban ng Panginoon, yung kalugod-lugod sa Kanya. The angel proclaimed Christ will bring peace. Peace does not come through money and power of the emperor or kanino man, but through humility and service. Hallelujah. And the all-important peace with God comes only those who believe in Jesus for eternal life. Those who believe in Jesus, mga kapatid. Only through Christ can you have true and lasting peace. That is the message the angels proclaim. Why? Because He is the Prince of Peace. Yung peace na ibibigay sa iyo dito sa mundong ito, pansamantala. Fool's peace yun. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kaya nga napakaraming mga entertainment to entertain you. Mayroong mga chugibo, mayroong mga, ang daming mga entertainment na pwedeng maging ano sa'yo para ma-entertain ka. Yun. Alam niyo kung bakit, mga kapatid?
Kasi yung entertainment ng mundong ito, pansamantala lang. Gusto mo yung totoong entertainment? Dito sa puso, kapatid. At it will last for eternity yung kapayapaan na yun kung meron kang Kristo. May mga tao, masaya lang pag kasama mga kaibigan. Masaya lang kapag nasa mall sila. Pero pag sarado na ang pinto, patay na ang ilaw, matutulog na, nakahiga na, wala na. Amen. Ni pagtulog, hindi na makuha ang pagtulog sa napakaraming iniisip. Kasi ang dami nating mga alalahanin minsan. Baka gusto ng Panginoon, ikaw lang. Examine yourself before the Lord. Baka gusto ng Panginoon na isuko mo talaga ang iyong buhay. Completely. Have you surrendered your life to Christ? Have you come to the cross? No wonder why. Kahit ilang December ang dumating sa atin, wala pa rin peace sa puso natin. Romans 5:1 states, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace is available to you today. Gusto mo ng kapayapaan? Available to. Di mo kailangan pumunta ng entertainment center. Di mo kailangan sumakay ng ang tawag nun? Ferris wheel. O kaya yung ano, caterpillar. No. Dito, Panginoon, dito kapatid, sa puso nag-uumpisa. Gusto mo ng kapayapaan? Surrender your life to Christ. What is God's will? John 6:28-29, they replied, we want to perform God's work too. What should we do? Jesus told them, this is the only work God wants from you. Believe in the one has sent. Kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Ano daw yun? Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Sumampalataya ka na ba sa Panginoon? Amen. There can be no peace in this world without Him. Let me repeat that, brothers and sisters. There can be no peace in this world without Him. The angel disappeared, went back into heaven, and the shepherds say, let's go. So they did. Yung unang nagpupuri, nagpupuri, alam mo kung sino po yung unang-unang nagpupuri? Yung ang head. Nung una, natakot ang mga shepherd, pero reassured them, huwag kayong matakot. Nung sumunod sila, yung mga shepherd naman ngayon ang nagpupuri. They glorified God. Why? They encountered Jesus. Think about that. Have you encountered Christ sa iyong buhay? Kailan mo ba talaga na-encounter sa Christ? When was the last time you really pray passionately? Have you surrendered your life to Christ completely? O you choose lang yung mga bagay kung anong gusto mong isuko sa Panginoon? Ayon ng Panginoon, yung kalahati, gusto ng Panginoon yung puso mo buo. Kasi yung buhay niya, binigay niya sa iyo. Kaya kapatid, the Bible says, the angel disappeared, went back into heaven. Ginawa nila yung mission nila. And the shepherds say, let's go. Can we say that today? Let's go. Let's go. Ha? Yan po ay an action word, pagsunod sa Panginoon. Hindi mo lang sinasabi na mahal mo ang Panginoon. Nararamdaman yun. Hindi ka lang magaling sa salita. Tanong mo yung mga babae pag kami naniligaw yung mga lalaki. Diba? Pag sinabi mong I love you, hindi lang puro message kayo. Dapat may kasamang flowers tsaka chocolate. Correct? At nararamdaman. Yung presensya mo nandoon ka. You care. Hindi lang puro salita. Ganon din po sa Panginoon, kapatid. Alam po ng Panginoon kung yung pagsamba na yung ginagawa ay tunay na pagsamba. Alam ng Panginoon kung yung pagpupuri na ginagawa mo ay tunay na pagpupuri.
Kaya mga kapatid, yung atin pong mga panahon, oras po natin na inuukol po sa salita po ng Panginoon, wala pong nasasayang. Even yung single minute na in-spend po sa salita po ng Diyos, nalulugod po ang Panginoon. Kasi darating po ang panahon, pakinggan po natin mga kapatid, kahit gusto mo nang magdiwang ng Pasko, ipagbabawal na ng mga masamang tao. Darating po ang panahon, kahit gugustuhin mong pumunta sa church, ipagbabawal na. Sa panahon ngayon, may mga tao na hindi makapagpuri, makapagsamba, na katulad natin ngayon, mayroon tayong privilege. But they are still grateful. Don't take for granted, my brothers and sisters. Here, the Bible says, it says they came with haste. This was the first Christmas rush. But certainly different than the Christmas rush we are familiar with. They were rushing to see Jesus. They were rushing. But where? We're rushing to buy gifts. We're rushing to gather sa ating mga Christmas party. I wish we all were more like these shepherds. They heard the word of God spoken here by angels, and they immediately acted upon it. They didn't wait around until it was morning. They didn't ask for better directions. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. Would you stand up, my brothers and sisters? And those of you who are watching me today, my brothers and sisters, I want you to know that this is not an accident or coincidence. In the Bible, there is no such coincidence. It's a divine appointment of God. You are watching me right now for such a time as this because the Lord picked you up for such a time as this. He wants to save you. At alam nyo mga kapatid, hindi ko po hangarin kahit kailanman ang makapanakit ng damdamin ng sino man. Ang hangarin ko po mga kapatid ay mabasa po ang kanya pong salita, atas po ito ng pag-ibig. Upang tayo po ay mapalaya sa pandaraya po ng mundong ito. At ipagdiwang po natin, harapin po natin ang tunay na himig ng Pasko. At hindi yung mga itinuro sa atin na taliwas sa salita po ng Diyos. I don't have any problem if you don't want to celebrate Christmas. If you want to celebrate Christmas, praise God! I love Christmas tree. I love Christmas light. Most probably today, Eunice and she's gonna help me to put our Christmas tree. But that is not a Christmas. Christmas is Jesus. Amen. Amen. Kasi kahit mayroon akong Christmas tree at Christmas light, mapuno man ito ng ilaw, ng mga regalo, pag wala si Kristo sa aking puso, wala pa rin Pasko. Kahit wala lahat sa iyo yan, nawalan ka man ng trabaho, nawalan ka man ng iyong mga mahal sa buhay ngayon, I understand it's not easy. But mga kapatid, hindi po nakadepende sa atin pong kalagayan o kalagayan ng mundo ngayon ang Pasko. Dahil ang atin pong tagapagligtas ay nananatiling nakaupo sa kanya pong trono. At siya ang tunay na kakaalam ng tunay mong kalagayan. Come to Jesus today and surrender your life to Christ. Hindi mo pagsisihan. Every head bow and eye close. Kung ako ngayon ay napapanood mo, kapatid, you wanna surrender your life to Christ today. Maybe you are not living right. Your heart is not right with God. You know it. Maybe right now, you are not satisfied the quality of your marriage. Maybe right now, hindi maayos ang relasyon mo sa iyong pamilya, sa iyong kasamahan sa trabaho, kasamahan mo sa flat o sa bahay. You are watching me right now. Sabi mo parang hindi masaya ang iyong Pasko dahil mayroong kang kagalit. Ito yung panahon
panahon upang madama natin ang tunay na kapayapaan sa puso natin. Kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, gawin po natin sa ating kapwa. Yung mga hinanakit at sama ng loob, text them and call them. At tingnan mo kung anong gagawin sa iyo ng Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ay mayroon pong kalakip na pagpapala. Hindi lamang pagpapala yung mga nakikita nating finances. Pagpapala means the result of your life. Surrender your life to Christ. Have you surrendered your life to Christ? Sinuko mo ba sa Panginoon? Gusto mo bang isuko lahat ngayon completely? I want you to close your eyes. If you are watching me right now, taas mo ang iyong mga kamay, and those of you here, kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon, maybe ito yung pagsuko sa Panginoon, panalangin sa Panginoon. Gawin mo ito na nagmumula sa puso. Maybe there is no another time like this, no other opportunity like this. Do not miss this moment. Maybe many times you pray, pero alam mo, nagdaan ang mga panahon at mga buwan at taon, hindi ka na katulad ng dati. Hindi ka na mainit sa Panginoon. Nanlamig ka na. Bumalik ka sa Panginoon. He's calling you. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito. By heart, sabihin mo ito. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Sa oras na ito. Sa oras na ito. Sinusuko ko na ang aking buhay. Sinusuko ko na ang aking. Kinikilala ko, Panginoon. Kinikilala ko, Panginoon. Ang aking mga kasalanan. Ang aking mga kasalanan. Wala akong may pagmamalaki sa iyo. Wala akong pagmamalaki. Kilala mo ang aking buhay. Kilala mo ang aking. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw nga ay nagkatawang tao. Ikaw nga ay nagkatawang tao. At namatay sa cross. Namatay sa cross. Para sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. At ikaw ay muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko. Iniimbitahan kita. Maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. I surrender my life to you. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa pagliligtas. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Makalakad, sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapagan natin. Kapatid, have you prayed that simple prayer? Kapag ipinadalangin mo ang dalangin na yan, kahit gaano kaiksi ang dalangin na yan, kapag ginawa mo yun na nagbumula sa puso, narinig ng Diyos ang dalangin mo yan. Kapatid, ako po'y natutuwa sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ngunit higit sa natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil si Kristo ang iyong Panginoon tagapagligtas. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Pisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng John. Start praying and go to church kapag maluwag na. Make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God, Everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, I speak healing, I speak provision, I speak restoration. Receive by faith, receive your breakthrough. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah! Hindi po mga kapatid, thank you for tuning in at we love you and we're praying for you. Share niyo po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga mahal sa buhay. Lord willing, we'll see you on Sunday. Love you. God bless.